The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty. Good evening. I'm Seth Sarcastic. And I'm Jazz Kidding. And welcome to News Kapo. Para sa ating headlines, 10,000 pesos na monthly allowance para sa mga nanay, sinusulong ni Secretary Salvador Panalo. Bigla tuloy tumaas ang bilang ng mga buntis dahil may kapalit na 10,000 monthly. Parang kuya Wilang, nanay ka? Bigyan ng 10,000 yan! President Duterte binalikan si Senator Manny Pacquiao ng tax evasion case. Uy, nako, magagamit ko na naman tong kantang to. Ibang lyrics nga lang. Bang. Dahil inaway mo Duterte at puro ka reklamo, handa mo ang sarili mo. Ito ngayon ang issue mo. Ang tax-tax mo. Ano masasabi ni Reklamo at ng bayan? Saan sabi ng bayan? Tama na ang exam-exam na yan. Yan ang sinabi ni Labor Secretary Silvestro Belo III dahil gusto raw niyang irekomenda ang pagtanggal ng mga licensure exams ng mga professionals. Sangayon ba kayo dito? Hindi po ako pabor na tanggalin ang mga board exam and bar exam. Kasi po para sa akin doon nasusukat yung kakayanan ng isang tao kung karapat-dapat po sila doon sa profession nila. Iba talaga kasi yun eh. Yung pagmamalaki mo sa sarili mo na kaya ko, mapapagkatiwalaan niyo ako. Disagree ako na tatanggalin nila yung boards. Yun yung standard of excellence na kailangan na ma-meet mo bago ka ma-release sa industriya. Gusto mo bang may doktor na kinakausap mo tapos hindi nila alam yung pinag-uusapan nila? Di ba parang sketchy yun? Kung may problema man sa boards, kailangan, or may problema man sa mga tao na hindi makatake mga boards or nahihirapan, kailangan yun yung i-address nila. Hindi mo siya pwedeng gawin kasi kahit pa sabihin natin na 4 years na nilang pinag-aralan yan, hindi mo naman sigurado kung natatandaan pa nila lahat ng pinag-aralan nila magmula ng umpisa, di ba? Parang yung exam na yun yung magsa-standardize at least kung qualified ba talaga sila for the job. Kaya gusto nilang patanggal, baka hindi sila nag-review, hindi sila nakapasa. At yan na nga po ang sabi ng bayan. Kung akong tatanungin ninyo, dapat magkaroon ng board exam para sa mga trabahong labor secretary, presidente ng Pilipinas, at mga newscaster. Para sa News Kapo, ito po si Reklamo at yan ang sabi ng bayan. Thank you, Reklamo, sa pagbabalik ng News Kapo. Welcome sa isa na namang episode ng Uy! Shopping! Para sa mga bagay na hindi nyo kailangan. At ang unang produkto natin ngayon ay portable light switch. Kahit nasa opisina ka na, pwede mo patayin ang ilaw. Oops. Sorry. Mabilis mo rin malalaman kung may check si Sir. Pag nagpatay sindi ang ilaw sa bahay at wala si Sir doon, alam na! Hindi ka rin pwede pagsaraduhan ng ilaw ng tahanan kasi nasa'yo ang switch ng tahanan. Hanggang sa susunod na episode ng Uy! Shopping! Para sa mga bagay na hindi mo kailangan. Isang palaka o frog na nahuli sa kagubatan ng Mindoro, may pangil! Marami naman ang di naniwala sa balita dahil baka etcheserang frog lang ito. Etcheserang frog? Walang etchos na weather report mula sa ating rapper / weather girl, Vina Baguio. Whether you like it or not, 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 not. Whether you like it or not, 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 not. Ito na si Vina.
ko na naman ito, inyong one and only na si Vina Bagyo. Magugulat pa kayo kung sabihin ko na kailangan maghanda para sa tagulan. Abangan, umaga pa lang, kala mo lang wala pang ulan. Antayin mo naman, tataas na lang bigla ang halumikmik. Oo, yan ang narinig mo sa aking bibig. Astig sa mga hindi alam, i-google mo lang bagong salita yan. Sa aking pandinig, humanda sa paglamig pagdating ng gabi. Maulan naman, you can probably run. 2022, who is really gonna run? Ang mga tatakbo, man loloko. Goodbye na ulit, hindi na bagyo. 82 years old na babae, babiyahe papuntang space. Wow! Gagawin daw ni Lola ang space travel dahil kung mamatay man daw siya, konting biyahe na lang, langit na. Lasang heaven kaya ang lulutuin ng ating Japanese chef na si Chef Akogago? Panoorin natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Chef Akogago. Ngayon, magluluto tayo ng Goya Champloo. Isang sikat na pagkain sa Okinawa, Japan. Let's cook it! Una, hiwain natin ang ampalaya, tofu, baboy, sabay igisa, lagyan ng mentsuyu, itlog. Teka, may joke ako. Ano Japanese food ang pambukas ng pintuan? Ano Eddie Sushi? Chef, nasusunog na yung niluluto mo. Snog! Wala akong pakialam. Patpang ko na yan. May joke pa ko. Anong Japanese food ang panlalaki lang? Ano? Eddie Ramen! Get mo? Ramen. Men. Lalaki. Bakit hindi tumatawa? Kasi hindi lahat ng oras pwede magbiro. Nasusunog na yung niluluto mo. Nagjo-joke ka pa. Wala ka pakialam sa sunog. Gusto kong mag-joke. Hanggang dito na lang. Sira ulo. Gusto mo tagpang kita. Balitang sports naman! Senator Manny Pacquiao humingi ng suporta sa mga Pinoy sa darating na laban niya. Bang. Hindi nga lang nililaw ni Senator Manny Pacquiao kung saan siya humingi ng suporta. Sa laban niya sa boxing o sa laban niya ba sa politika? Suporta natin ang mga tips ni Atong Alamin. Eto na siya. Aba, ang dami na namang nag-aaway sa social media. Alin kaya dito ang totoo at alin ang scripted? Bang. Yan ang ituturo sa inyo. Ang mga tips kung paano malaman kung ang awa ay scripted. Tara, Atong Alamin. Scripted, sa scientific name, Budoltic Sapakis. Ito ang mga paraan para malaman kung ang awa ay scripted. Unang paraan, naghahanap sila ng camera. Pag nakita na, tsaka sila mananapang. Aba, syempre. Dapat makita. Pangalawa, nako, hindi daw sila mag-aaway sa social media. Sa personal daw. Pero bakit nagpapalike at nagpapasubscribe? Pitikin ko mga bill nyo eh. Pangatlong paraan, mag-ingat kayo. Kasi isang grupo lang yan mga yan, nagpapanggap na nagsisiraan. Lilinawin ko lang, ha? Hindi ang presidente at si Pacquiao ang pinag-ausapan. Si Rendon at si Kiko. Takot ko lang. Sa showbiz, Ormoc City Mayor Richard Gomez inalalaya ng isang babae para hindi matakot magpabakuna. Aww. Lahat tuloy ng mga babae na nakapila e biglang natakot magpabakuna. Kaya inalalaya ni Mayor Richard Gomez. Mayor, ako rin takot. Bakunahan mo naman ako. Alalaya mo rin naman ako, please. Dito yun, di ba? Alalayan tayo sa mga batas ni Judge Maintal dito sa Lokong To. I am Judge Mintal at ito ang Lokong To. Ang ating letter sender para sa linggong ito ay si Mr. Manny. Manny, Dela. Dear Judge Mintal, I am a member of NASA Kappa, the National Air Neurotic Space Adventurers of Kick-Ass Pinoy Astronauts, or NASA-KAPA. We are a bunch of nerds na umaasang may magiging first Pinoy astronaut in outer space. Bata pa lang po ako ay pangarap ko na talagang makapunta ng Moon or Mars. Pero dahil masakitin ako ay madalas lang kami
sa Mercury. Lahat po kami sa grupo ay mga genius na anak ng mga tricycle drivers. Naging scholars kami sa iba't ibang universidad. Wow! Nakaimbento kami ng compact spaceship na hugis tricycle dahil may sidecar ito at bidyoke sa loob ng pressurized cabin. Pinakita po namin ang aming design sa NASA at PSA or Philippine Space Agency. Pero pinagtawanan lang kami dahil yung ginawa naming taillights ay hugis kamay. Isang pang left turn at isang pang right turn. Bang! Nagulat na lang kami nang mabalitaan naming may ilulunsad na Philippine satellite pala. At kahugis ng aming compact tricycle spaceship design. Complete with our signature taillights. Satellite. Wala kaming balak maghabla for the sake of science. At hindi naman spaceship ang ginawa nila kundi satellite. Curious lang kami if may violation ba ito sa intellectual property rights. From parking space to outer space, Mr. Manny Bella. Mr. Manny Bella, the Convention of Paris for the Protection of Industrial Property or the Paris Convention is a multilateral treaty that protects industrial property consisting of patents, utility models, industrial designs, trademarks, and indications of source that aims to repress unfair competition. Ngayon, kung yung ginawa niyong design ay ginawa ring spaceship ng NASA or PSA, ito ay pwedeng may violation nga ng industrial design property rights. Pero dahil ang ginaya lang nila ay taillights at ang ginawa talaga nila ay satellite, it may or may not be similar to your design. Alam mo, now that you mentioned it, sana nga may makapuntang Pinoy sa Mars. Para pag may nakita siyang alien, pwede niyang tanungin, "Uy Mars, kamusta ka na?" Okay ba? Bonk. Sorry, just took the opportunity. Andun eh. Tandaan, kung meron din kayong mga katanungan tungkol sa batas, mag-email lang sa newscupoph2020@gmail.com. Again, I am Judge Mental para sa Look. That's it for tonight. But before we end, we leave you with this message from Attorney Howie Calleja to be delivered by Howie's angel, Maria. Gusto mong takpan ang taal kasi akala mo parang korupsyon yan na pwede mong takpan. Thank you, Maria. Again, I'm Cesarcastic. And I'm just kidding. Good night. Isang palaka o frog. Dahil inaway dahil inaway mo Dutero. Dahil inaway mo Dutero. Marami naman ang di naniwala sa balitang ito dahil baka etchoserang frog. Nang layo ng poster. Senator Manny Pacquiao humingi sa the National Air Neurotic Space Adventurers of Kick-Ass Pinoy Astronauts or